kalaanan, dalain ko po ang pagpapala ng Panginoon sa inyong lahat, na nawa ang banal na presensya ng Panginoon ang inyong kasama. Tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon, araw ng pagsamba. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong pagkapala sa amin, samahan mo kami, Panginoon. Bendisyon mo ang buhay ng bawat sa amin sa pamamagitan ng mga salitang ito na aming pong pagbubulay-bulayan sa oras na ito. Nawa, ko po ay aming pong mapapurihan. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming panalangin. Amen. Sino po ang Panginoon sa ating buhay? O siguro ang isa pang tanong ay, ano ang Panginoon sa ating buhay? At bakit ba tayo nananampalataya sa Kanya? Ano ang mga dahilan na tayo ay lumalapit sa Panginoon o tayo ay sumusunod sa Panginoon? Marami po ang sumunod sa Panginoon, pero sa kalaunan, sa pagkatagal ng panahon, ay sila ay tumigil sa kanilang pagsunod. Meron naman ding sumusunod sa Panginoon kasi meron silang gusto na makamit mula sa Panginoon. Meron mga sumusunod, pero meron ding mga hindi sumusunod. May mga tao na naglilingkod sa Panginoon, pero may mga pangyayari sa kanilang buhay na nagpahina sa kanila, kaya nga ang nangyari ay sila ay tumigil sa kanilang paglingkod. May mga pangyayari na sila ay nabigo, at yung pagkabigong iyon ay nagpahina sa kanila. Sila ay nabigo dahil hindi nila nakamit yung kanilang inaasahan mula sa Panginoon. Matagal silang nananalangin, pero hindi, sa palagay nila ay hindi sinasagot ng Panginoon ang kanilang mga panalangin. Kaya nga ito ay kanilang mga frustration sa kanilang buhay. Merong mga sumunod sa Panginoon, may mga naglingkod sa Panginoon, pero na-burn out. Yung bang sila ay sobrang aktibo, sobrang emotion yung kanilang paglilingkod na ginawa. Pero dumating ang panahon na sila ay napagod sa kanilang paglilingkod. Meron namang nakinig sa Panginoon, pero nakarinig din ng ibang turo, at sila ay nagkaroon ng pagdududa sa salita ng Panginoon. Sa madalas na kadahilanan ng pagtigil sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagsunod sa Panginoon, o sa panampalataya sa Panginoon, ay nang dahil sa kasalanan na kailang mga nagagawa. Ngayon po ay panahon na sa, lalo na po sa mga kasama natin, mga kapatid natin ng mga Katoliko, ito ay isang tradisyon na yung bang araw ng palaspas. Araw ng palaspas, ang dami. Siguro, hindi ko alam paano nila ito ipagdiriwang sa ganitong panahon. Pero ito ay isang tradisyon na hindi kinakalimutan ng mga kasama natin ng mga Katoliko. At ang nagiging problema lamang ay natutuon sa palaspas ang pansin, at hindi doon sa dahilan kung bakit may palaspas silang ginagamit. May mga nabindisyonan ng mga palaspas na inilalagay sa mga haligi upang tumibay yung bahay. Nilalagay sa mga ilalim ng mga paninda upang maraming bumili. Alam ko po yun kasi siyempre sa dyan sa Antipolo ay matagal akong nagsuman doon, nagdadala na suman sa mga ilalim ng mga bilao ng kasoy, sa mga ilalim ng mga bilao ng mga kung ano ng mga paninda ay may mga iba't ibang mga nabindisyonan, at sila ay umaasa na ito ay magbibigay sa kanila ng swerte upang maraming mga mamimili ang lumapit sa kanila. So ito yung tradisyon, palaspas. Palm Sunday, ito yung ating ginagawa. Isang linggo bago yung pagkasilang na magmuli. Mabilis ang mga magiging mga pangyayari. At ito siguro, hindi ko alam kung anong inihatid sa ating mensahe sa ngayong mahal na araw. Pero
Pero ganun, ganun ang nagiging, magiging transition ng mga pangyayari sa mga susunod na araw. Ang nais ko lamang pong bigyan natin ng pansin ay ang Panginoon, yung kanyang pagpasok doon sa Jerusalem. Ang sinasabing matagumpay na pagpasok doon sa Jerusalem. Sa pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem, siya ay nakasakay sa asno. Yung asno na kanya sinakyan, sabi, nilagyan ng mga balabal. At yung iba naman, yung kanyang mga balabal ay inilatag. Parang carpet, parang red carpet, nagdadaanan ng hari. At yung mga palas, yung mga palma na mga kanilang mga kinuha o kaya mga sanga ng mga puno kanilang kinuha, hindi ko mabasa ito yung winawagayway. Inilagay nila ito sa daraanan ng Panginoon bilang pagkilala na ang dumarating ay isang hari. Gusto ko pong itanggalin natin ang focus natin sa palaspas kung hindi doon sa dahilan na kung bakit merong ganun, bakit merong mga inilatag ng mga palaspas. Ito po ay ang pagpasok ng hari. Mahalaga po yun kasi kapag ka hindi po natin naitama yung ating pagkaunawa doon sa mga pangyayari sa Biblia, malilis po tayo ng ating pong paniniwala. At hindi natin masusunod ang Panginoon kasi naging yung pagkakilala natin sa Panginoon dapat ay mataas pero bumababa siya. Nagiging mababa. Yung kahalagahan ng focus natin ay sa Panginoon upang maging mahalaga ang pagsunod natin, ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Mahalaga po na makilala natin ang ating Panginoon. Mahalaga yung malaman natin sino ang Panginoon sa aking buhay. Ano ang Panginoon sa aking buhay? Naitatanong niyo po ba yung sa inyong mga sarili o basta lamang tayo tumanggap ng mga itinuturo sa atin sa mga Bible study? Ano ang Panginoon sa ating buhay? Sino siya sa ating buhay? Mahalaga po yun kasi hindi natin siya masusunod ng maayos kung ang Panginoon ay tagasunod lamang sa ating mga kagustuhan, tagasagot sa panalangin natin, at ang lahat ng ating maibigan ay ibibigay daan ng Panginoon. Kung hindi, ayawan na. Parang ganun. Mahal ka na makilala natin ang Panginoon ng maayos upang maging makilala natin na mahalaga ang pagsunod sa Panginoon, hindi dahil sa pakinabang na iniisip natin na ibibigay niya para sa atin. Sasamba tayo sa Panginoon hindi dahil sa mga blessing na ating mga tinatanggap. Mga patutuon natin, puro blessing, not blessing, puro blessing ang ating pong mga naipagpapatotoo. Hindi natin maipagpapatotoo na ang Panginoon ay banal, ang Panginoon ay labis ang pag-ibig. Nakatuon tayo sa ating mga tinanggap ng mga blessing. Isang pagpapatunay po ito na yung ating pong, yung kahalagahan, yung posisyon ng Diyos, ng Panginoon sa ating buhay ay dapat nating itama. Sapagkat hindi siya tagasagot lamang ng ating mga kahilingan sa buhay. Obserbahan po natin yung mga crowd, yung mga bumubuo ng crowd na andon sa mga panahon na yun. May mga tao po na sila po ay naandon kasi meron silang piyesta. Meron silang piging na dadaluhan, kaya nga sila ay naandon. At itong mga tao ito, nabalitaan ng maraming mga tao ito na dadalo sa pista nila noon na ang Panginoon ay darating. Kaya nga sila ay ng mga nagkakagulo pagpunta sila doon sa Jerusalem. Kaya marami ang mga tao na nanaan doon. Yung mga tao, kumuha sila ng palapa ng palmera. Ito ay kanilang inilatag sa dadaanan ng Panginoon. Hindi natin makita yung mga ibang mga pangyayari. Ang limitado ang ating nalalaman sapagkat ang ating lamang nalalaman ay kung ano yung ating nababasa. Pero, siguro may iba nagwawagayway. Pero, ang mahalaga po doon ay meron sila doon na ginamit bilang pagpupugay sa
isang Panginoon, isang hari ng Israel na pumasok doon sa Jerusalem. Mahalaga po 'yon na makita natin yung kung ano yung naging pagtanggap ng mga tao sa Panginoon. Doon po sa makikita po din natin sa Mateo, sa Marcos, sa Lucas yung mga itong pangyayaring ito po. Yung palaspas po ay naging mahalagang simbolo. Bago pa po ginamit ng mga tao ito yung palaspas sa pagsalubong sa Panginoon, 200 taon bago po ito nangyari, ginagamit na po ito. Kapag sila ay nagtatagumpay sa labanan, sa pakikipagdigma, meron silang palaspas. Siguro ito yung mga parang winawagayway nila yung palaspas. Kasi sila ay nanalo sa pakikipagdigma. Ibig sabihin, ito yung pagiging makabaya nila. Yung mga panahon noon, yung mga tinatawag ng mga patriot, sila yung mga nagdidiwang. Pero ginamit din yung palaspas, sabi, ginamit din yung palaspas na pag nung muling ihandog ang yung dedication ng nung templo, ginamit din yung palaspas na simbolo ng kanilang pagdiriwang. Kaya nga yung palaspas na ginagamit ay naging isang simbolo ng pagiging makabayan, simbolo ng tagumpay laban sa kaaway. Anong gustong ipakita? Yung mga tao na sumalubong sa Panginoon ay ang inaasahan nila sa Panginoon na pumapasok sa Jerusalem ay isang political leader upang sila ay palayain sa bansang Roman. Sapagkat sila ay mga nahihirapan ng mga panahon na yun. Sumisigaw sila na Hosana ang sa atin sa panahon natin ngayon kasi nagkaroon na ng ibang gamit yung Hosana. Purihin ang Panginoon, yun na yung mga naging gamit. Ito ay ginamit na parang pagkupuri. Pero ito isang panalangin. Iligtas mo kami. Habang meron silang palaspas, habang dumadaan ng Panginoon doon sa kailang mga inilatan na yan, sumisigaw sila, Hosana, na ibig sabihin ay, iligtas mo kami. Iligtas mo kami ngayon. Isipin po natin ito ay isang mahalagang lugar doon sa Israel, yung Jerusalem, na madaming mga sundalo, mga Romano. Maraming mga iba't ibang mga Romano na nakakakita ng mga nangyayari. At sila yung mga nasa background, na sila, ang mga tao yung sumisigaw na, Hosana, iligtas mo kami. Parang talaga ang tingin nila sa Panginoon ay isang political leader na sila ay palalayain mula doon sa pagkaalipin. Pero isa din tong pagpapahayag na kinikilala nila ng Israel na ang Panginoon ay hari. Kaya lamang iba yung kanilang motibo ng kanilang pagsalubong sa Panginoon. Iba yung motibo nila sa kanilang pagsigaw ng papuri o panalangin sa Panginoon. Gusto nila ang Panginoong Hesus ay kanilang maging hari. So makita natin dito itong crowd na ito ay sumalubong sa Panginoon kasi meron silang gusto mula sa Panginoon. At ito ay ang Panginoon ay kanilang maging leader, palayain sila sa mga mapagpahirap na mga Romano. Meron bang isang grupo ng crowd ito? Ito yung crowd na nung ang Panginoong Hesus ay buhayin si Lazarus mula doon sa patay, nung sumigaw, Lazaro, lumabas ka. Maraming mga nakakita na si Lazaro ay lumabas at siya ay nakita nila na si Lazaro ay nabuhay. Nakakita sila ng pag-asa sa Panginoon. Ito na yung makapagbibigay ng nais natin na
makamit. Ito na yung Panginoon na kung ano yung kailangan natin, pwedeng ibigay. Kasi nabuhay niya si Lazaro mula sa mga patay. Maalala natin, may iba pang mga sumunod sa Panginoon nung nagpakain ng Panginoon na napakadami. Aba, tumakas ang Panginoon. Iba, tumalilis ang Panginoon kasi nakita ng Panginoon kung anong motibo ng mga tao sa kanila. Ngayon, eto na, nagkaipon-ipon na ang mga tao na nakakita ng mga ganitong himala. Eto na yung aming, eto na yung ating inaasahan. Maibibigay na ng Panginoon. Maibibigay na ng Jesus na ito na pwede natin gawing hari upang maibigay ang ating mga pangailangan. Nakita niyo po ba yung kailang mga motibo ng mga panahon na yun? Tinatanggap nila ang Panginoong Jesus bilang hari. Dahil ang inaasahan lang ang Panginoon ay maibibigay ang lahat ng kanilang mga pangailangan. May mga Pariseo din doon. Itong mga Pariseo ito ay sila yung mga religious leaders. Sila yung mga taong simbahan, kung ang gagamitin natin yung mga na term ay simbahan. Sila yung mga religious leaders, sila yung mga nagtuturo. Sila yung mga nag-i-interpret ng batas ni Moses. Sila yung nakakaalam ng mga sinabi ng mga propeta, ng mga hinula tungkol sa Panginoon. Pinag-aaral lang mabuti ang kasulatan. Pero iba yung inaasahan nilang hari o isang Mesiyas na darating. Hindi nakasakay sa asno. Isang hari, talagang isang hari na magkahari. So yung mga crowd, ang tingin nila ito yung ang Panginoon Jesus ay hari, pero ang itong mga Pariseo, ang iniisip nila, kung may darating na hari, kung may darating na Mesiyas, hindi itong ganitong klase ng tao ang darating sa na maghahari sa kanila. Wala tayong magagawa doon, alam natin kung anong kanilang mga kung ano yung kanilang mga saloobin. Pero naandun yung mga alagad. Nautusan yung dalawang alagad. Kunin mo yung bisirong asno, hindi pa nasasakyan. Dapat may nagtanong, sabi mo, kailangan ng Panginoon at yun ang kailangan kanyang ginawa. Pagbabasahin natin, hindi po natin makita, wala tayong mababasa ng mga sinabi, ng mga salita na nanggaling sa kanila. Pero itong mga alaga na ito, parang tinuturuan sila, pero hindi na naiintindihan yung tinuturo ng Panginoon. Alam nila na merong Kristo, alam nila na siya yung Kristo, yung sinabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ikaw anak ng Diyos. Nakikilala nila kung sino ang Panginoong Hesus. Pero kumbaga, ang kanilang pagkaunawa masyadong literal. At hindi nila maunawaan, hindi nila maintindihan masyado o hindi masyado nilang napagtuunan ng pansin yung mga kahulugan nito sa darating na panahon. Kaya nga nung buhayin si Lazaro, sabi mabuti lang wala tayo doon para maniwala kayo. Sabi niya doon sa mga alagad, ako yung muling pagkabuhay at ang buhay. Yun po yung mga sinasabi. So itong mga to, yung crowd, yung mga tao na nakakain, yung mga tao na nakakita ng pagkabuhay ng muli, yung mga Pariseo, itong mga alagad na ito, ay may mga, yung kanilang mga naging paniniwala sa buhay, yung kanilang mga naging pagtanggap sa Panginoon, ay nagkaroon ng resulta sa kanila. Yung mga tao na sumisiga, Hosana, iligtas mo kami, pagkaraan ng ilang araw, ang kanilang mga dahil sa udyok ng mga religious leaders sila noon, dahil sa kanilang mga pansariling mga hangarin, ang anong alam na naging sigaw, ipako sa krus. Dati ang una sigaw nila, Hosana, iligtas mo kami. Makalipas lamang ilang araw. Kasi hindi titimo ang alam lang nila, tao, isang leader, isang pwedeng maging hari, na merong naglalaban-laban. Eh merong ayos sa Panginoon. So naudyukan sila, kaya kailang naging sigaw ay napago. Ipako sa krus.
eh kaugalian nila na magpapalabas ng nakakulong. Pakawala si Barabas. Yung po yung naging resulta ng kanilang pagtanggap sa Panginoon bilang isang tao, isang hari na ibibigay lamang yung kanilang maibigan. Hindi talaga siya yung Panginoon. Hindi talaga siya yung Mesiyas. Hindi talaga siya yung Diyos na inaasahan. Kung babasahin po ninyo yung Mateo 23. Kung babasahin po ninyo yung Mateo 23. Sinabi yung mga binanggit ng Panginoon na kahabag-habag kayo, mga tagapagturo. Patungkol po ito sa mga Pariseo. Makita po natin yung, basahin po ninyo, kung meron kayong panahon, basahin niyo po yung Mateo 23. Ito po yung mga series ng pagsasabi ng Panginoon ng kahabag-habag na may kalagayan nitong mga Pariseo. Yung mga alagad. Ano yung mga alagad? Noong ang Panginoong Hesus, dakpin. Nagkahiwa-hiwala siya lahat. Ginawa ni Pedro, pinagkaila. Nung ang Panginoon Jesus ay namatay sa pustahan, doon lang, ang sino lamang naando, si Juan, si Maria, ang iba ay mga nasa malayo, at sila ay mga nagkakatipon-tipon. Sila ay mga natatakot kasi kung ang kailang leader, ang kailang guro ay pinatay, maaaring sila isunod na rin na sila ay papatayin. Ganon yung kailang mga naging kalagayan ng mga oras ngayon. Parang devastated yung kailang pananampalataya. Noong ang Panginoon ay nabuhay muli, shock sila. Na-shock sila. Tinuturo ng Panginoon, ilang beses ng Panginoon ay nagsabi ng kanya na siya ay mamamatay, siya ay mabubuhay. Pero ang Panginoon pala ay nagtuturo, tanggap lang ng tanggap ang mga kanyang mga alagad, pero yung kahulugan nito, wala pala sa kanila. Kaya nga ang Panginoon ay nabuhay muli, nabigla sila, nasyak sila. Kinikilala na ang Panginoon ay isang anak ng Diyos, ang Mesiyas. Pero yung itinuturo sa kanila, hindi pala nila nauunawaan mabuti. Kaya nga nung mangyari ang lahat ng ito, pagkatapos na mangyari lahat ng ito, Panginoon ay nabuhay muli, nagpakita sa kanila, nasyak sila. May hindi pa naniwala. Ilang po sa atin yung ganoon. Humahanga tayo sa mga pagtuturo. Sa mga pagtuturo ni Pastora, ang ganda ng mga lesson, ng mga, pero hindi pala na-apply, hindi pala alam ang ibig sabihin ng salita ng Panginoon. Kaya nga, pag dumarating tayo sa mga punto na kailangan na natin yung salita ng Panginoon, o kaya eto na yung katuparan ng salita ng Panginoon na siya-shock tayo, hindi natin matanggap. Hindi pala tayo, katulad hindi pala tayo ng mga alagad. Noon, hindi ko masinabi ang mga alagad ay mga na para bang perpektong ating mga matutularan. Marami tayong mga hindi dapat mga tularan. Sila po ay mga nabigla. Nakita po ba natin kung ano yung naging kalagayan na kung ano naging kalagayan natin? Kapag kaaral pa lang natin ang salita ng Panginoon tapos nagkaroon tayo ng problema, hindi natin alam na yung pala yung application sa atin. Yung leksyon pa lang yun, kaya pala yun ay naituro ng mga araw na yun ay magagamit natin kalakasan sa mga panahon na meron tayong mga problema. Ang problema lang kasi natin ay limitado ang ating pagkakilala sa Panginoon. Parang ang pagkakilala natin sa Panginoon ay dahil sa ating survival. Survival nga kasi papunta sa langit. Pero yung pag-araw-araw natin mga pangailangan survival, pagkaling sa mga karamdaman, pagsama sa buhay natin kung tayo mga malungkot, yun yung tingin natin sa Panginoon. Ganon ang Panginoon sa ating buhay. Hindi natin nakikita kung ano yung layunin ng Panginoon sa atin. Ang gusto
Ang sigaw ng mga tao, Hosana, iligtas mo kami. Pero ang kaligtasan na kailang mga nasa isipan lamang ay kaligtasan lamang doon sa mundo nila, yung sa pananakop ng Roma. Pero yung kaligtasan itong kaluluwang to, ito yung layon ng Panginoon. Magkaroon tayo ng kaligtasan sa kaparusahan sa kasalanan. At yung kaligtasan ng yun ay manatili sa atin. Manatili tayong mga ligtas. Layunin po ng Panginoon na tayo po ay magkaroon ng kaligtasan at ang kaligtasan niyan ay manatili sa atin. Nahihirapan tayo kasi tayo ay mga iligtas mula sa kasalanan, pero yung kasalanan ay nagahari pa rin sa mundo. Nagkakasala pa rin, pero merong provision ng Panginoon, ang tagumpay, na kung tayo mananampalataya sa Panginoon, pwedeng alisin, pwedeng tulungan tayo ng Panginoon, may kapangyarihan upang matalikuran natin. Matanggihan natin yung kasalanan. Dati, pinag-usapan natin, siya yung ilaw. At kung siya yung ilaw, siya yung may tanglaw. Siya yung tanglaw na yun, nasa unahan natin. Kung saan tayo nakaharap, naandun siya, yung tanglaw na yun. Upang makita natin kung ang isang nasa harapan natin ay mali o tama. Kung marumi o malinis. Maliliwanagan tayo. Yun po yung mga ibig sabihin ng mga salita ng ating mga pinag-aaralan. May liwanag. Kapag makita natin yung salita ng Panginoon, merong liwanag siya ibinibigay sa atin. Upang makita natin kung anong tama nating gawin. Yung layo ng Panginoon, magkaroon tayo ng tagumpay. Tayo ay maging matagumpay sa ating buhay. Magiging matagumpay tayo doon sa kapangyarihan ng kasalanan. Makapangyarihan ng kasalanan. Kailangan natin yung mas makapangyarihan sa kasalanan, at ito ay ang Panginoon. Na kung ang Panginoon ay nasa atin, kung ang Panginoon ay susundin natin, kung ipagkakatiwala natin ang lahat sa Panginoon, mapagtatagumpay natin yung alok ng kasalanan sa ating buhay. Mawawala po ang lahat. Tayo po ay mga magtatagumpay. Kasi layunin po ng Panginoon ang buhay natin ay malaya. Hindi malayang gawin ang lahat. Kasi hihingi ka lang naman ng tawad eh. Mapag-uusapan po natin yung repentance na yan sa mga susunod na panahon. Pero minsan kaya walang pagbabago sa ating buhay. Ang alam lang natin repentance, sorry Lord, patawarin po ako Panginoon. Hindi ganun ang repentance. So Old Testament, sabi sa inyo, hindi man tinuro yung repentance eh. Ang repentance, equivalent repentance sa Old Testament ay return, bumalik ka sa Panginoon. Pagbabalik sa Panginoon. Hindi pagsasabing, sorry Lord, pero naandun ka pa rin sa kasalanan. Sorry Lord, pero naandun ka pa rin sa pagsisinungaling. Sorry Lord, pero naandun ka pa rin sa mga gawang hindi maganda. Ang sinasabi ay bumalik. Ang gusto ng Panginoon, tayo po ay maging malaya. Ang gusto ng mga tao noon, iligtas mo kami, Hosana, iligtas mo kami sa mga papanakop ng mga Romano. Pero ang gusto ng Panginoon ay iligtas tayo laban doon sa kapangyarihan ng kasalanan. Makita po ba natin? Umakita po natin yung layon ng Panginoon, tatanggapin natin siya. Hindi dahil doon sa mga pawang mga idadagdag. Minsan ang focus kasi natin nasa mga material. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Nawawala yun eh. Napunta tayo doon sa and all these things shall be added unto you. Ayun yung memory verse natin, and all these things shall be added unto you. Ang ibig sabihin, ng versikulo na yon ay hindi yung and all these things shall be added unto you. Hindi yun kasama. Ang kasama ay seek first, saliksikin muna ang kapangyarihan ng Panginoon, ang mukha ng Panginoon. Seek first the kingdom of God and His righteousness.
yun yung kasi nagkaroon ng kalituhan kasi dun sa first. Kaya sino natin yung then o yung end. Ang sinasabi dun ay seek first, seek the kingdom of God and His righteousness. Yun yung ating buong layunin sa buhay upang tayo maging malaya. Yung mga the things to be added, gawain niyo ng Panginoon. Ang gawain natin, saliksikin siya. Yung mga pawang idadagdag, hindi natin gawain yun. Hindi na sinasaliksik natin. Sinasaliksik natin yung katuwiran ng Panginoon, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kalooban. Kapag nakita natin yung kapangyarihan ng Panginoon, yung kanyang kalooban, yung mga things to be added, ibibigay sa atin ng Panginoon. Pinapalaya tayo ng Panginoon dun sa mga kapangyarihan ng kasalanan. At yung minsan yung kapangyarihan ng kasalanan ay naandun sa mga bagay na mga idadagdag. Doon tayo nagtutuon ng pansin. Doon tayo nagbibigay ng maraming panahon sa ating mga buhay. Kapag po ang Panginoon na ating kinikilala ay hindi maibigay ang ating mga kagustuhan sa buhay, susunod pa ba tayo sa Panginoon? Tanggalin natin lahat ng mga bagay na material na gusto natin. Pag wala na ang lahat na yun, kasi nasa iyo na ang lahat na, kunyari nasa iyo na ang lahat, hindi mo na kinakailang hilingin sa Panginoon kasi meron ka ng bahay, meron ka ng pera, meron ka na. Susunod ka ba sa Panginoon? Kasi wala kang dito na kailangan. Kapag ang Panginoon, ang kailangan mo sa Panginoon ay mga bagay na ipawang idadagdag sa iyo, ay nasa iyo na lahat. Susunod ka ba sa Panginoon? Hindi ka na susunod kasi nasa iyo na lahat. Pero kung ang ating layunin ay, yung ang gusto natin, kung ang Panginoon ay Panginoon ng buhay, Panginoon na makapangyarihan, Panginoon na banal, Panginoon na makatutukoy sa aking espiritual na kalagayan, kahit tanggalin mo yung mga material na yan, susunod ka pa rin sa Panginoon kasi meron ka pang mas malalim na pangailangan sa Panginoon. Ito yung kalayaan na pang-espiritual. Ang gusto lamang ng mga tao noon, i-assert sila palabas dito sa kapangyarihan ng mga Romano. Ang layo niyong Panginoon ay i-assert ang mga tao palabas sa kapangyarihan ng kasalanan. Depende po kung sino ang Panginoon sa atin. Kung babasahin po ninyong Hebrews 11, verse 29 to 38, dalawang bahagi po yun. Kung ganito ang mangyayari sa atin, halimbawa, sa unang bahagi po, verse 29 hanggang doon sa 35, kalahati po nung 35, makita po natin dito na kung paanong tumutulong ang Panginoon, kung paanong ang Panginoon ay nagliligtas sila ng mga Israelita, mga Hebreo, lumabas doon sa Egypto. Sila yung nakatawid doon sa dagat. Imposible makatawid sila doon sa dagat. Mamamatay sila, malalim yun. Hindi sila marunong maglumangoy. Kahit may mga swimming lesson na namatay lahat yung mga sundalo ng Egypto eh. Ang gagaling nila, mga mandirigma, malalakas, pero sila yung mga nalunod. Pero sila ay tinulungan ng Panginoon. Yung Jericho na 7 araw silang nagmamartsa, nagiba yung pader. Yung mga hukom, judges, makita po natin kung paanong ang Panginoon ay nagligtas. Kapag sumusunod sila, na sila ay mga ililigtas ng Panginoon. Maganda po yung simula po doon sa verse 29 hanggang verse 35 o 34, kalahati ng 35. Pero halimbawa, pagdating doon sa 35, kalatian ng 35 hanggang doon sa 38, pagkasumunod sa Panginoon. Babasa natin dito yung mga sumusunod sa Panginoon, sila yung mga nahirapan. May mga tumangging sila'y palayain sapagat pinilang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayan at magtamo ng mas mabuting buhay. Gugustuhin po ba yun? Hayaan kayo mamatay? Hayaan kayo patayin? Eh hindi, pagka ano, nilalabahan nga natin, eh, hindi nagkakadima-diman lahat tayo. Meron namang hinamak at hinagupit, at meron ding kinadena at ibinilanggo.
Ang iba'y pinagbabato, nilagari sa dalawa. Kita niyo po ba yun? Pinatay sa tabak. Ang iba'y nagdamit ng balat ng tupa at kambing. Ang iba'y namulubi, inapi, at pinagmalupitan. Hindi karapat-dapat sa kanilang daigdig. Nagpag-alagala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa mga yungib at lungga sa lupa. Kung ang pagsunod ay ganito, susunod ka pa ba sa Panginoon? Mahirap sagutin, ano po? Wala tayo sa ganitong panahon. Ito yung panahon nila noon. Ganito ang ginawa sa kanila, ganito yung ginawa sa mga alagad. Ganito yung mga ginawa sa mga sumusunod sa Panginoon. Tayo, kung ganito ang gagawin sa atin, susunod pa kaya tayo? Mabuti lang wala tayo sa ganung panahon. Mabuti lang wala tayo doon sa bansa na kapag ikay nanampalataya sa Diyos, ikaw ay ikukulong. Mabuti lang nanin tayo sa lugar na ito na kapag ikay nanampalataya sa Panginoon, hindi ka babatuhin hanggang sa ikay mamatay. Walang maghahati ng ating katawan. Sa mga ibang lugar, ba, yung mga eyes natin, pinupugutan ng ulo yung mga ayaw magdinaw sa kailang mga panampalataya. Mabuti lang wala tayo sa ganung lugar. Pero kung tayo nasa ganung lugar, tayo po ba ay susunod sa Panginoon? Alam niyo po yung salitang witness, diba sabi? Kayo'y maging saksi ko. Tsaka yung martyr, halos parehas po ang ibig sabihin. Kapag kayo witness, yung sinabi, nasa ko po dito sa Hebrews, martyr, ito po yung ibig sabihin ng witness. So para bang siguro nais niyo, bakit pahirap ng pahirap ang mga pagsunod? Dati sumunod ka lang, maglinis ka lang ganyan, kumanta ka lang, sumama ka lang, magbisita ka lang. Yun lang ang pagsunod. Parang ang saya-saya ng pagsunod. Pero naiintindihan po natin yung salitang witness ng mga panahon na yun, na merong equivalent na martyr, yung binasa ko dito sa Hebrews. Ilang kaya sa atin ang susunod? Ilang kaya sa atin yung tatanggapin ng Panginoon bilang ating tagapagligtas? Ilan po yung tatanggapin ang salito, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever will save his life will lose it, and whoever loses his life for my sake, he will save it. So, naalan natin, oh, na merong nasabi sa akin ng ganito, pabayaan mo na, deny yourself. Eh, yung deny yourself, ito pala sa Hebrews. Maging martyr. Wala na pong, kailan lang yan, late naman nangyari yun sa ISIS sa pinapatay ang mga Kristiyano. Sa kanilang lugar, pinapatay lang. Parang purging nila yun, cleansing nila yun sa kanilang lugar. Inaalis sila yung mga iba ang pananampalataya. Pero kung napag-aralan nyo yung development ng mga pangyayari ng church history, yung mga Kristiyano hindi na magiging martyr. Pero ang gusto ng mga Kristiyano noon, may equivalent yung martyr. Yung ikaw ay nagpapahirap, yung pinapahirapan mo, yung Luke 9, 2024, mangyayari sa iyong buhay. Doon po nagsimula yung mga fasting, doon po nagsimula yung pinapahirapan ng mga sarili. Dito doon po nagsimula yung parang ina-isolate mo yung sarili. Yung gagawa ka ng mga iba't ibang mga pagsasakripisyo, doon po nagsimula para yung salitang martyr, hindi ka malayo doon sa pagiging witness. Doon po nagsimula ang lahat ng iyan. At na may mga, syempre, ano na po ngayon eh, ano bang tawag doon sa nagsasama-sama yung diversity. Nagkaroon na ng diversity sa lahat, sa Pilipinas, sa Japan, lalo sa Kristiyanismo. Kapag nasama ka sa iyo ang mga Koreano, lahat na kayo magpapasting. Lahat na kayo mananalangin tuwing alas 5 ng umaga. Sumisigaw kayo diyan, dito hindi pwedeng sumigaw. Eh.
magagalit sa atin ng kapitbahay. Kung nakakita na kayo ng prayer ng mga Koreano, nakakita na po ba kayo ng prayer ng mga Koreano? Mm-hmm. Marami pong prayer mountain sa Korea. Nabagay, mga soundproof ang mga simbahan sa Korea. Hindi mo po marinig ang iyong panalangin. Manalangin ka ng tahimik. Wala, marinig mo lang sila. Kaya kinakailangan mo sumigaw para marinig mo yung panalangin mo. Pataasan kayo ng mga pagsigaw. Kaya lahat ng tao doon ay sumisigaw. Kapag ka meron ka dyan Bible, basa na siya ng laway. Basa na siya ng laway, andyan lahat. Yung sipon, andyan lahat. Babae, lalaki na dyan. Naandos, yung iba, pupunta doon sa altar. Lahat sila nagdudumapa doon sa altar. Marami po mga, pagka po, nasama ka sa mga ganun, para bang, para po bang, ang buhay natin, kung tayo, ikukumpara natin yung ating pananampalataya sa mga Koreano, para sabihin natin, parang hindi kami Kristiyano, para sila lang Kristiyano. Sila lang marunong ng ganung sakripisyo. Sila lang yung marunong ng ganoon na mga, para bang sila na yung authority pagdating sa panalangin at sa pananampalataya. Ganun po yung mga nangyari. Wala tayo sa ganung panahon. Pero kung tayo po ay nasa panahon na katulad ng sa Hebreo. Kapag po tayo nasa sisikapin natin na yung pagiging witness may kahaling tulad sa martyr. I-check natin yung ating mga sarili. Tingnan po natin yung layunin ng Panginoon. Magkaroon tayo ng kaligtasan. Yun ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng kaligtasan. Maging tayo ay maging malaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Gusto ng Panginoon na tayo po ay mapabuti. Yung buhay natin ay maging matagumpay sa mundong ito. Kaya nga ang gawin po natin ay tayo po ay manampalataya. Tayo po ay manampalataya sa Panginoon. Sumunod sa Panginoon. Tanggapin natin siya. Hindi dahil sa meron tayong pakinabang na matatanggap sa kanya. Yung bang mga material na pakinabang. Material blessing. Tanggapin natin siya kasi siya yung hari, siya yung isinugo, siya yung anointed, siya yung magbibigay sa atin ng kaligtasan. Siya yung magbibigay sa atin ng kapangyarihan laban sa kanisa, kapangyarihan laban dun sa kapangyarihan ng kasalanan. Tulungan tayo ng Panginoon. Sumunod tayo sa kanya dahil yun po ang pinakamabuti. Tanggapin natin siya bilang Panginoon ng ating buhay kasi yun po ang pinakamabuti sa atin. Panalangin ko po na kung paano naging matagumpay ang pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem. Maging matagumpay ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat. Pagpalain mo kami. Tulungan mo ang buhay namin. Mahirap. Maraming kasalanan, maraming tukso, maraming magpapahina sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon. Bigyan mo po kami ng kalakasan. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ay aming pagharin sa aming buhay upang po ikaw ay naghahari sa aming buhay. Ikaw ang masusunod. Mapagtatagumpay namin ang lahat na kudyok ng kasalanan sa aming buhay. Patawarin mo kami sa aming pagkukulang. Patawarin mo kami sa kung kami na natili doon sa comfort zone na aming pananampalataya. Patawarin mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami na ang aming pagiging patotoo sa iyo ay may pagsasakripisyo na katulad sa iyo. Hindi na mahalagahin namin ang aming kapwa. Mahalin namin ang aming kapwa katulad ng pagmamahal mo. Panginoon, kami bilang isang church, tulungan mo kami sa aming mga ginagawa. Tulungan mo kami sa aming pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, upang kami magtagumpay sa mundo. Tulungan mo kami, Panginoon, upang kami makatulong para Panginoon sa paglago ng iyong pong kaharian sa lugar niyo. Maraming salamat, Ama. Ito po ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.